Kuya Mark, yung nagdaang linggo, ang ating paksa ay Rights of the Accused. Ang ating paksa ngayong araw naman, may kaugnayan po sa Rights of the Accused. Yes, Rights of the Accused, Warren, but focus po tayo sa isang bagay. Mm. Batas tungkol sa pag-aresto. Kasi minsan kasi, that's why maraming mga criminals or mga akusado nakalusot. Bakit nakalusot? Kasi mali yung ginagawang pag-aresto ng mga kapulisan. In relation to ito sa tinatawag na Miranda Rights. So Miranda Rights and yung tinatawag na batas about sa pag-aresto, related to. Kasi minsan, guilty na nga isang tao. For example, drug addict, nahuli na. Bakit nakalusot? Nakalusot because of technicality. So that's why, maganda, i-explain po natin ano yung nakasaad po sa batas about sa rights of the accused in relation to ito yung tinatawag na aresto. Kasi dalawang klaseng aresto, MJ. May aresto na may warrant of arrest. May aresto din na walang warrant of arrest. Mm. So explain po natin yan isa-isa. Ano ba ang batas sa pag-aresto to start with, Kuya Mark? Basic lang yan, MJ. Ang the word aresto, ibig sabihin, taking custody of a person. Mm. Ang purpose is to make him bound to answer for the commission of the crime. Ibig sabihin, kung basahin mo yung batas, dapat may krimen bago arestuhin ang isang tao. Kung walang krimen, walang pinag-uusapan dito na krimen na ginagawa niya, dapat walang pag-aresto. Otherwise, kidnapping ang mangyayari dyan. Kidnapping, illegal detention, arbitrary detention. Bakit? Kasi word na ginamit ng batas. Taking custody of a person in order that yung tao na yan is bound to answer for a commission of a crime. Dapat may krimen. First objective. First element of arrest, kailangan may krimen na ginagawa niya or allegedly ginagawa niya. Kasi kung arresto niya isang tao, walang krimen, kasi trip lang ng police, trip lang ng law enforcer na arrestuhin yung isang tao kasi sobrang pangit yung isang tao. Arrestuhin niya kasi bawal ang pangit dito sa Manila. Example lang. Grabe naman. Pwede ba yan? Hindi. Kasi bakit? Very clear batas. Kailangan in relation sa commission of an offense. Because if there is no offense, hindi yan pag-aresto. Ang tawag doon, kidnapping or illegal detention.